no to discrimination. Guys, my name is Randy and welcome to Randy's Vlog. So for today's video, we're going to have just a sit-down vlog. Now, ano ba yung magiging topic natin for this vlog? Alam ko naman that everyone knows, okay, what happened from the past few weeks sa akin. Kamusta na ba ako ngayon? So by the way, don't forget pala no guys, mag-subscribe kayo sa page ni Mother Queen. Portahan natin ang kanyang mga cooking vlog at kung mga ano-ano pa. Ayun, so maraming salamat sa lahat ng nanood pala nung tribute na binigay ko or inalay ko para kay Queen Elsie. Okay, so by the way, so let's continue. So, kamusta na ba ako? I am doing good now. I am great. I am feeling well. Wala naman akong ibang nararamdaman. Naka-recuperate na tayo doon sa mga nakaraan. So, ngayon ang mga kapitbahay ko. So, ayun o. So, sa lahat ng mga nag-aalala at nag-message pa rin sa akin, okay po, don't worry po, I'm okay na po, I am doing good, I am doing well po. Okay po. So maraming salamat din pala, no. So once again, I just would like to say thank you po dun sa naging huli kong vlog, no, yung paglabas ko dun sa facility. So I just would like to say thank you once again, okay, sa lahat ng sumuporta, sa lahat ng mga nagdasal during na nagpapagaling ako. Maraming salamat sa inyong lahat. Ako sa puso ako nagpapasalamat. Sobra, sobra. Hulog kayo, blessing kayo ni Lord sa akin. At mahal ko kayo. Okay na ako. It's just that. What? Meron lang tayong, hindi naman din natin masisisi, no? Na yung mga once na nagkaroon ka or nag-positive ka or kahit gumaling ka, mararanasan mo pa rin yung iniiwasan ka, which is totoo siya. Actually, hindi ko lang siya masyadong iniinda, hindi ko lang siya masyadong iniisip kasi naiintindihan ko yung point na kung bakit ganun yung pakikitungo nila. Siyempre, nagkaroon tayo ng COVID eh. So, iniisip nila, baka makahawa ako or so whatever. Naiintindihan ko naman yon. Okay, naiintindihan ko yung punto or yung point nila or ninyo, ng iba sa inyo, okay, kung bakit ganun kayo makitungo. Naiintindihan ko naman yun. Okay lang sa akin na ganun eh, wag lang merong maririnig pa or merong pang sasabihin. Yun yung medyo foul na tayo doon. Okay, I just would like to reiterate to each and everyone, hindi ko ginusto na magkaroon ako ng sakit na COVID. Diba? Hindi ko nga alam kung saan ko siya nakuha eh. Kasi work bahay lang naman ako. Hindi naman ako yung tipo ng tao na mahilig ako sa galaan, na mahilig ako tumambay sa labas. Sa panahon natin ngayon, so mula nung nagkaroon kami or na-lift yung quarantine, June 15, yun yung first time ko uling lumabas ng bahay at pumasok ako sa school. Yun yung tapos nun, mula nung June 15 hanggang August 3. Yun lang yung cycle ko. Work bahay. Kaya hindi ko siya alam kung saan ko siya nakuha. Yung una talaga yung nalulungkot ako ng sobra is nung nasa loob ako ng facility. Syempre yun lang yung source of para hindi ako mainip sa loob. Nagsa-social media, nagbabasa. Pero nung tumagal-tagal, tinigilan ko siya kasi, alam mo, ang sasakit ng mga comment na nababasa ko, coming from other people. Remember, hindi nyo alam kung ano ang pinagdadaanan ng mga taong naging positive na yan sa COVID. Hindi nyo alam, sila yung mga head of the family, sila yung mga breadwinner sa family nila, kaya kailangan nilang lumabas at kailangan nilang magtrabaho para sa pamilya nila. Just to share with you guys,
Ang pinakabata na nakasama ko sa loob ng facility is 7 years old. 7 years old, nag-positive sa COVID. Kasama niya yung tatay niya nung pumasok siya. And then, hindi ko masisisi yung tatay. Siya lang yung nagtatrabaho para sa pamilya, para may makain yung pamilya. Hindi naman po lahat katulad ninyo na kaya niyong suportahan kahit hindi kayo magtrabaho, or hindi sila nabiyayaan, or hindi sila nabigyan ng opportunity, or hindi sila nabigyan ng pagkakataon para mag-work from home. Alam naman natin yan eh, hindi kayang suportahan ng mga ayuda na nakukuha natin, di ba? Meron pa rin tayong mga, in spite of na ganito eh, na ganito na yung sitwasyon, di ba? Yun lang yung nakakalungkot. Yun lang yung minsan na parang ang unfair. Wala naman kaming ginawa sa inyo. Okay lang, pandirihan nyo kami. Pero wag na kayong magsalita ng mas nasakit. Sino ka? Who are you? Sino ka ba? Ikaw ba nagpapalamon sa amin? Hindi naman eh. Kung wala kang mang gandang sasabihin, itiko mo na lang yung bibig mo. Ituloy mo yung buhay mo. Sino bang gusto or sino bang nagnanais na magkaroon tayo ng ganitong crisis? Wala naman, diba? Yun lang yung sobrang masakit. Ngayon, hindi ako lumalabas talaga ng bahay. Kasi, as much as possible, ayokong makarinig, ayokong makakita ng mga ganun. Kasi one time, mabumili lang ako. Ang tingin sa akin mula ulo hanggang paa. Na parang, napapamura na lang ako. Oh, shucks. Hindi ako nagtapos ang pag-aaral ko. Hindi ko binuo yung estado na meron ako. Yung pangalan na meron ako ngayon. Parang ganun din lang ng ibang tao. Nakaka-degrade siya. Sobra. Pero wala sa akin yun. Okay lang. Naiintindihan ko. Actually, I just wanted to create this blog just to give awareness doon sa mga taong wala naman silang alam. Na hindi nyo alam. Kasi guys, ang hirap. Ang hirap ng pinagdaanan namin. Physically, hindi namin alam kung ano yung mararamdaman namin kinabukasan. Emotionally, alam mo yun na parang mas masakit pa sa breakup. Sobrang sakit sa breakup na naranasan mo. Mas malala pa dun. And then, alam mo yun, mentally, napaparanoid ka na hindi mo alam kung anong mangyayari sa susunod na araw. We are building up yung spiritual, yung faith namin. Ayoko na umiyak. Actually, pero pag naiisip ko siya, kapag nakakaiyak talaga. Pero, wala eh. Ganon, nangyari na. It's just that ang pakiusap ko lang, okay lang nalayuan nyo kami. Huwag na lang kayong magsalita ng mga bagay na alam nyo namang makakasakit doon sa kapwa. Nobody's perfect. Kahit hindi yung mga nakaranas ng COVID, yung mga ginagawa na discrimination to other people, hindi nyo kasi alam yung stigma na pinagdadaanan. Alam nyo yun? Totoo, mayroong discrimination talaga. You know, just to share with you another one, may kasabay ako doon, kasabay kong pumasok, kasabay kong lumabas. Dumating doon sa point na ayaw siyang pauwiin doon sa barangay nila. Totoo yun yung mga nababalita. May mga ganun. At least kami, nagpositibo, kinwarantine namin yung sarili namin. Kami yung nagkusang lumapit para mapunta kami sa facility kasi ayaw naming makahawa. Iniisip pa rin namin yung kapakanan ng mga taong nakakarami sa paligid namin. We are aware. Sa tingin nyo, yung mga taong nakakahalubilin nyo ngayon, kasi meron ako nakasama sa loob ng facility, wala siyang nararamdaman pero positive siya. Wala siyang symptoms, positive siya. Maraming ganyan na nakapaligid sa inyo. Baka nga ikaw eh, positive ka, hindi mo alam. It is possible. Diba? Mas okay pa nga kaming nakaramdam ng symptoms, alam namin yung gagawin namin eh. Aware kami na kailangan namin i-quarantine yung sarili namin. Eh yung mga walang symptoms, yung mga walang nararamdaman, positive sila, nakikihalubilo sila. Kaya dumadami yung nagpa-positive, di ba? Magpa-test ka, baka. And then, ay nako, ang bigat lang sa dibdib talaga. Kaya ako, ang inaano ko talaga, magkaroon talaga ng mass testing para talagang ma-identify kung sino yung mga taong positibo at hindi positibo. At alam-alaman kung sino yung mga dapat gamutin. Ako feeling ko may mga taong may symptoms pero hindi na lang din sila nagsasalita. Kasi natatakot sila sa ganito, sa discrimination. Natatakot sila sa sasabihin ng ibang tao. Natatakot sila sa gagawin sa kanila. Kaya hindi na lang sila nagsasalita. Hindi porkit yung mga taong lumalabas is, may mga gano'n naman talaga. May mga taong lumalabas para tumambay lang. Diba? Sila yung mga pasaway na masasabi natin. The purpose of this video, I just would like to promote
no to discrimination. Napakahirap po ng pinagdaanan at pinagdadaanan ng mga taong nag-undergo sa ganitong sitwasyon. Nakaka-depress. Ako, sa totoo lang, kung hindi malakas ang sa sarili ko, baka nabaliw na ako, baka na-depress na rin ako. Malawak lang yung pang-unawa ko at naiintindihan ko. Pero hindi kasi lahat katulad ko na kayang labanan yung mga ganitong klase ng diskriminasyon. Kaya nananawagan po ako sa lahat na huwag po nating i-discriminate yung mga taong naging positibo. Kasi hindi naman po natin alam kung ano yung pinagdaanan nila. So ayun lang, yun lang yung gusto kong iparating sa video na to. No to discrimination. I stand for no to discrimination.